Kumusta mga kabasketball? Mas mahinang simula ng season ang ipinapakita ng Dallas Mavericks sa ngayon kumpara sa inaasahan. Sa kabila ng MVP level ng mga laro ni Luka Doncic, tila ba medyo hirap silang bumuo ng diretsyong panalo na sa ngayon ay mayroon ng 12 wins and 11 losses pagkatapos nilang talunin ng top 1 sa West na Phoenix Suns. Sila'y ikasampu ngayon sa Western Conference standings. Ang isa sa mga pangunahing topics patungkol sa problemang ito ng Mavs ay ang kawalan nila ng pangalawang All-Star para sana tumulong kay Luka. Meron naman silang potensyal na second option last season sa katauhan ni Jalen Brunson. Pero agad naman siyang nagpunta ng New York Knicks noong offseason para sa mas malaking offer. Ayon sa isang trade speculation ng Bleacher Report, kukunin ng Mavs sina Zach LaVine at Kobe White mula sa Chicago Bulls kapalit nina Tim Hardaway Jr., Josh Green, Reggie Bullock, Davis Bertans at 2027 first round draft pick. Ang mga pangunahing piyesa ng Bulls ay malimit nang masama sa mga trade rumors ngayon dahil sa lack of success ng koponan sa pagsisimula ng season. Ang Chicago ay may kartada sa ngayon na 9 wins and 14 losses at nasa 12th pwesto sa Eastern Conference na tila ba malayo sa pagiging isang title contender. Kung susuriin ang pros and cons ng trade idea na ito, makikita agad ang magiging benefits ng pagdagdag kay Zach LaVine sa roster ng Mavs. Tiyak magkakaroon sila ng karagdagang firepower para makapasok muli sa playoffs at marahil makarating ulit sila sa mas malalim na parte ng postseason. Sa ngayon, hindi naaabot ni LaVine ang karaniwan niyang mga numero. Sa unang 19 na laro niya, nag-average siya ng mas mababa kumpara sa nakaraang tatlong seasons niya at mayroon lamang 22 points, 4.6 rebounds at 4.2 assists per game na may 42.2% mula sa field at 35.1% mula sa 3. Gayunpaman, ang 41-point performance niya nung nakaraan ay nagpapakita na maaaring hinahanap niya pa lang yung rhythm niya. Kung ibabase sa basketball standpoint, maraming pwedeng magustuhan ang Mavericks sa kanya. Nasa kanya ang lahat ng mga tools para humalili kay Luka. Pwede siyang mag-thrive off-ball, maging threat sa pick and roll, at maging isang isolation scorer. Isa rin siyang motion shooter, kaya maaari siyang i-deploy sa maraming mga off-ball plays. Ang pangunahing tanong dito mga kabasketball ay tama bang kunin si LaVine kung isa sa alang-alang ang history ng mga injuries niya? May history kasi siya ng injury sa tuhod kahit na 27 years old pa lamang siya ngayon na mas malaki ang chance ang lumala habang tumatanda siya. Ang pag-trade din kay Green at isang unprotected future first round pick ay pwedeng masayang kalaunan pag di nag-workout ang trade na ito. Mas fit nga si Josh Green na i-partner kay Luka pero ang maganda namang dulot ng pag-trade para kay White ay magkaroon sila ng batang player na pwede nilang i-develop at pwede silang makabuo ng magandang backcourt duo ni Spencer Dinwiddie sa bench. Ang isa pang benefit ng trade idea na ito ay malilipat na nila ang malaking kontrata ni Davis Bertans na ikukonsidera bilang isang mga worst contracts sa NBA ngayon. Hindi rin nakasign ng malaking kontrata si Hardaway kaya't ang pag-trade sa dalawang players na to ay makakatulong para mapalaki ng Mavs ang cap space nila. Pero dahil hindi naman loaded ng malaking draft capital ang Mavs, maaring hindi nila gawin ang ganitong ka-risky na trade para makakuha ng pangalawang All-Star. Tignan na lang natin mga kabasketball kung ano ang gagawin o kung may gagawin bang aksyon ang GM nilang si Nico Harrison bago matapos ang trade deadline sa darating na Pebrero. Mag-iwan ng comment, click like, share and subscribe. This is...